idadako sa ating testimony portion. So, ang layunin nito ay pagbigay ng testimony ay upang himukin ang ating mga kapatid na maging matatag sa pananampalataya sa Diyos. Ito po ay magsisilbing encouragement to each of everyone. So, tayo po ay hinahayaan na maka-encourage. Yes, Mami Mer? Sige, ingat po kayo papunta dito. So, ayun. Mami Mer, pamute na lang po. So, ayun. So, ayun nga, ang testimony po ay binibigay ng bawat isa ay para po makapag-encourage po ng kapwa o ng ating kapatiran. So, sino po ang matapang? Or anyone can say in front? Praise God. Testimony ko lang po, protection po. May binigay sa akin. Noong Friday po, sinundok po si Kuya Alan. Nakita ko po yung himala na nangyari sa aming buhay. Alam niyo po, nung sinundok ko siya, di ba po may two-way? May pumunta rito, tapos may pag-ganyan. Siyempre nga yung pumunta rito. Bali, yung sasakyan ko po, nag-drive ako, takbo po mga 60. Yan, nandito po. Tapos yung kasunod ko po ay, yun naman na sa akin ay baliganto yung ano. Tapos dito po ay may gap yung mga daanan dito po, dun sa industrial. So kami, nakuwento kami ni Karen habang nandito po. Ito po yung hima na nangyari sa amin. Wala po ako naramdaman kundi peace na ibinigay sa akin yun. Ganito po yung nangyari. Habang nandito siya, 60 po yung takbo ko ha. Tapos dito po may gap. Gumanong po bigla yung sasakyan. Nagkwento po kami ni Karen. Tapos po, nagulat po si Kiana. Alam niyo po yung biglang pumasok sa akin sa isip ko, parang sinabi ni Lord na, sundan mo. Pag gano'n niyo po, gumanong din po ako. Pasok po ako dun sa gap, alam niyo po yung papuntang way na pag gano'n. Gumanong po ako, tapos tumigil siya, tapos dun po ako dumaan. Talaga po yung segundo, kumbaga segundo, 5 seconds lang, kayang-kaya na po ako mabanggay. Kaya nga sabi po ni Kiana sa akin, paano mo nagawa yung bagay niya? Sabi ko, protection nila. Siguro. Kasi wala po talaga may isip peace. Sa dami po ng experience ko sa daan, sa 16 years ko rin sa Saudi Arabia, malimit po ako maka-experience ng talagang kinakam. Malimit po yan, ayun o. Dalawa pa nga po kami, it's 12 o'clock ng umaga. Pagkat po sa akin ang ganyan, kilat pa po ako pa ganun sa daan. Eh, po sa highway, malimit po yung nangyari eh, madaling araw eh. Pagkasama ko po si Bibs, hindi po ako nakakaramdam ng kaba. Kasi po, nung first time kong talaga nakaramdam ng kaba, nung panahon na pumunta tayo sa Katan, truck po yung, kumbaga yung truck, takbo niya 100. Sumabay ako sa akin, 100 din yung takbo ko. Ang pakiramdam po nung sasakyan, naninginig siya. Kapag sumasabay ka sa likod ng sasakyan, pinakalog yung sasakyan mo, doon po ako nakaramdam ng kaba. So, yung panahon na po yun, ang tagal na, sa dami mo na na-experience, parang tumayin na po sa aking isipan na kung paano sila magmaneho, yung pakiramdam, yung task, yung adrenaline po ng katawan mo, tapos yung prayer na protection ni Lord. Nararamdaman mo na eh. Malayo pa lang yung sasakyan, parang alam mo na yung mangyayari, alam mo na yung galaw niya. Ganun po, sa talagang experience, tayo po bilang isang driver, ako po, siyempre, sa ating po mga driver dito, yung protection ni God kapag tayo po bago umalis, siyempre nag-pray. Nakikita po natin yung himala sa pag-kilos niya. Kung makikita po yung mga aksidente dito, napaka-imposible na ganun yung nangyayari. Nakita niyo po ba yung mga aksidente rito, nakataob yung sasakyan, paano napunta doon sa kabila, no, di man na magkakasunod. Ganun po, pero sa protection ni God, ganun basis po ako nabangga dito. Ganun po, dito po ako nabangga sa lugar pa natin. Ha? Sa talagang dito sa Saudi, ganun basis po ako nabangga, dito pa. Pero, ito po yung, sa totoo na sabi ko, Lord, salamat po sa protection sa loob ng 15 years bago ako nabangga dito, 2024, ganun basis sa ako. Ito lang, naisip ko na, hindi pa ako nabangga. Tapos ito na, yan na, nabangga na ako. Pag-atras ko dyan sila, Oma, nabangga yung hirap. Praise God, kita niyang pagkilos ng Panginoon. No?
Wala akong ideyara ng Crusade Camp kami. Parang hindi po siya ligad. Yung mga himala. Second, yung Labanggao kasama ng asawa ko. No, ganun pa rin. Ganun pa rin yung protection nila. Crusade Camp din. Tapos, inalis kayo sa sakyan. Nandun pa rin. Ito yung ikatula talagang nakita ni kayo alam kung paano binigyan ng dalawa. Makita ko talaga na sabi ko, sabi ni kayo alam, kung ako yun, Labangga na ako. Sabi ko, ganun din ako kayo alam. Kung ako yun, na hindi ko matagal dito sa Saudi, siguro walang prayer sa araw-araw. Labangga ako rin yun. No, pero dahil sa protection ni God, yung himala, may dito. Pumasok na po ako sa one way, sinundan ako nung guru doon. Tumatawag ka, sabi ko, wait lang, pausap ko yung guru dito kasi nakapasok kami sa one way. Eh, may ano pala yung ginagawa doon. Tinatanong kami, bakit pumasok ako doon? Sabi ni Kaalang, pasensya na kasi nagkamali kami. Sabi na doon sa ano, kasi kilala naman si Kaalang doon eh. Yun, praise God, nakita ko talaga yung mga himalang ginawa sa akin ng Panginoon. Praise God, yun lang po. Iba talaga yung power of prayer. Yan na kami nabangga o last time. So ayun, praise God sa protection na patuloy na binibigay niya sa aming asawa. So ayun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Ayun, I would like to meet you all, our Tito Ray. So ayun po, kaibigan at Tito na tumayo dito sa akin dito sa Jeddah. So sila yung unang, hindi naman una, bali pangalawang naging pamilya ko dito. Bukod sa nung nagsundo sa akin sila tatay, consultant, sila Tito Ray at sila Tita Pe yung nakilala ko dito sa Jeddah. So ayun, maraming salamat Tito Ray sa pag-attend, sa pagbalik dito sa aming bahay panumbahan. So ayun, sino ba po ang matapang dyan? Matapang na makapag-encourage? So ayun, siguro dahil anong oras na rin, lahat po ng testimony na siguro pagpaplanuhan nyo pa para sabihin next week. So ayun, next week na lang po natin sabihin. So,